for today's video, Tagaytay bound tayo! Pero hindi na tayo dun sa mga usual spots sa Tagaytay pupunta because today, we're going to the zoo! Yes! Excited ako! Shana! Pero hindi ito basta-basta zoo kasi you can also experience farming. Wow! Grabe naman! Nakaka-excite! Jana, gusto ko na ma-experience to. Tara na! Pero mga kada, alam nyo ba kung bakit dinadayo to dito sa Paradiso? Dahil kay Voltes 5! Anong Voltes 5? Voltes 5! Ay! Voltes 5? No. Bakit nga ba Voltes 5, Jana? Yan na nga alamin natin kay Ate Karen. Kaya tara, puntahan na natin siya. Tara, alamin na natin mga kada. Tara! Ate! Hello! Hi, Ate Karen! Good morning! Welcome to Kada Umaga po. Magpakilala ka naman po sa ating mga kada. Good morning! Ako po pala si Karen, isa sa mga nangangasiwa dito sa farm. Ayun! Yes. Ate, balita kasi namin, meron daw laging pinupuntahan dito sa Paradiso, yung si Voltes 5. Yes! Sino ito na nga ba siya? Ano? Tama ba kami na ito nga si Voltes 5? Yes po! So, siya si Voltes 5, kaya tinawag siyang Voltes 5, bull for the male cattle, and 5 because of his 5. Ayun na nga dyan, ah, kaya pala, nung nakita ko, nag-gets ko na agad na, ah, baka kaya Voltes 5 dahil lima yung paa niya. So, yeah, bakit po naging ganyan yung case ni Voltes 5? So, may 5 legs siya because of polymelial condition. Ito yung pagkakaroon ng higit sa mas marami na karinuwang paa po niya. Pero, hindi naman po yan nakaka-apekto sa kanya. Hindi naman. Very good. Ang cute. So, nakahang lang po always ganun. Mm-hmm. Di po ba naapektuhan yung paglakad niya? Wala naman. Hindi naman po. Hello, Voltes 5! Ang laki niya! Ang laki niya eh, no? Oo. So, ito lang po yung pinapakain niyo araw-araw. Pwede po ba namin siya subukan? Try natin. Mga kada, so papakainin natin si Voltes 5. Kasi magugutom talaga siya. Ay! Yes. Ano naman pong reaksyon ng ibang mga bisita kapag nakikita nila na ganyan si Voltes 5? So yun, sa mga hindi pa nakakalam at pag napunta dito at makita si Voltes 5, talagang manghang-mangha kasi dito lang sila nakakita ng ganyang baka na may limang paa. Ngayon lang din ako nakakita ng baka na may limang paa. First time ko talagang nakakita ng ganito. Ate, hindi po ba limitado yung mga paggalaw niya dahil sa ano niya, sitwasyon niya ngayon? Hindi naman, normal pa rin naman siya kahit na may extra legs. Ayun, ang cute-cute naman. Oo, parang hindi naman nga naaapektuhan, which is good kasi 'di ba tignan niyo, parang normal pa rin siya kahit na lusog na lusog si Voltes. So ito po si Voltes 5 mga kada. So nakikita niyo, pinakilala siya ni Ate na Voltes 5 kasi lima yung paa niya. So nakahang lang always, pero hindi naman siya ganoon na nahihirapan maglakad. So normal pa rin siya maglakad. Thank you, Ate Karen, sa pagsalita. Thank you po, Ate Karen. Mga tanong namin tungkol kay Voltes 5. Ayan. Pakainin natin. Ay, ito na pala yung natira mga kada. Natira na, naglog niya. Ayaw na niya, tinalikuran na tayo. Busog na. Ang hirap. Voltes 5. Alam nyo ba na meron din tayong butterfly garden dito sa Paradiso? Tsaka sobrang curious na ako at gusto ko na malaman tungkol sa mga butterflies dito. Kaya naman, sasamahan tayo ni Sir Albi. Sir, halika po. Welcome to Kada Umaga po. Kamusta ka naman po? Okay naman po. Good morning to everybody po. Ayan, Kada Umaga po. Yes. Dito po ba? Saan po ba kami pupunta para sa butterflies garden po? Dito muna pala, ihinto ko lang muna po. Ito po kasing butterfly garden namin. Pinutap namin to para malaman ng tao ang importance ng butterfly. Bakit yes. Kayo nag-alaga? Kasi yung iba, akala nila paru-paro lang yan. But they are very important. They have the role yes. sa environment, lalo na sa pollination. Yes. Mamaya po, sasamahan tayo mamaya ni Sir Tolis na about the breeding, paano na-breed namin wow. ang butterfly. Hindi po kami nanguhuli. We breed the butterfly
para dumami, conservation, and protection. Pasok tayo! Tara! Hi po, welcome po sa ating butterfly garden. Hello po, Kuya Tolitz! Ang ganda naman dito! So mga kada, dito po natin makikita yung butterfly garden ng Paradiso. So saan po ba yung mga butterflies natin? So dito po ma'am, makikita talaga natin close contact with the life cycle of the butterfly. So it will start with the egg. So the life cycle or metamorphosis, nag-start po siya sa egg. After 3 to 5 days, it will hatch and become a caterpillar. So maliit muna. Kagaya nito, ganyan kaliit po. Yan. Pero yung caterpillar, aabot siya ng 10 to 15 days mostly to eat leaves. That's why lalaki pa siya. Yes. Pero mamaya, may makita tayo na malalaki na mga caterpillar. Wow, Bia! Napakaganda naman dyan sa Butterfly Garden. Kaya ngayon naman, mga kada, dito ko naman kayo dadalhin sa Bee Farm. At makakasama natin ngayon si Miss Beth. So, welcome po dito sa aming honey house. So, dito po tayo nagkikip ng bees and also nag-harvest po ng honey. So, for your information po, yung grupo po ng bee, tinatawag nating colony. Then, inside the colony, so we have 3 occupants. So, we have 1 queen bee, 1,000 supporter bees, then hundreds of drone. So okay, the queen is the, so she's only one mom. She does all the laying about 1.5 to 3,000 of the eggs. So if the queen is die, also the colony will collapse. So this is the workers. So take note, they are all females. All the tasks and duties are must done by workers. So they are very industrious. She cleans the hive, she feeds the queen, she does all the foraging. Mm. And this is the drone, or we call it batugan, that's the male. So they are lazy. So they just eat and sleep and they play gamings only. Okay. But the main purpose of the drone is just to mate for the queen bee. Yes. But after mating, he dies right away. Ah, talaga because po? Because their genital nanghugot po sa kanilang organ. Yung connected sa bituka, so that's why he ganun dies. Pala and then ang lifespan po ni drone and then the worker is only 45 days or 6 weeks only. So unlike si queen, she can last about 3 to 5 years. So mas longer yung kanyang lifespan. And then so dito naman po natin in-harvest po yung ating honey, ma'am. So ito po yung ating honey extractor na tinatawag. And then ito po yung si honeycomb or si honey frame. So we uncap. Magbabalatan natin both sides. And then hindi po natin siya i-squeeze by hand. So by means of centrifugal force. And then si honey po will spin off. Then drop. And then strain. And then we bottle it. So we sell it in the stores. The fresh and raw honey. It's natural honey. Hindi po siya pinarasis or niluto. So yun yung pagkain po na walang expiration date, hindi nasisira or napapanis. So buti pang honey may forever. Wow! So ito naman po yung ating live bees, ma'am. So hindi po, ito yun, hindi siyang makikita. Ayan! Laki kayo nagpakita si Queen Bee. Ah, yeah, saan so po? So that's the red one, ma'am. That's the queen. So maghapon po yung hindi nagpapakita. Ngayon lang po siya nagpakita. Wow! Nagpakita siya sa atin. Yes, that's the queen. Itong the red one. Yes. Ayan. And that's the queen bee. And then those are the worker bees. So anytime they go out, they get to the flowers and then they go back because meron silang homing off dahil may queen inside. Yan. Yan po yung ating mga bees. And this is ma'am is wax. Yan, yung may mga wax okay. Na kukuha nila sa mga plants. Yan po yung ating gamit na bees, so hindi po natin yung local bees. Imported bees, si Golden Italian bees or si Apis mellifera po. So European bees. So, mas manageable po sila. Iba yung behavior nila yung nasa wild. Kasi very tempered po yung nasa wild. Aggressive. Ito less tempered na. Mas mabait sila ng konti. Yun pala talaga silang kakadikit talaga ito sila. Ito po pinaprotektahan po nila yung kanilang mami. Yung kanilang queen. So, yan po pinaprotektahan nila yan. Pinapakain. And then pinilinisan. Gawain po yun ng mga nurse bees. So, usually isa lang po yung queen. Yes, ma'am. Only one, ma'am. Para sa lahat yes, para niyan. Yes, para sa buong bahay. Okay. Only one ma. Pag dalawa po, mag-aaway po sila. Magpapatayan po. Pero nangyayari din po yun? Yes ma, meron na po minsan time na ma'am na late na kaming mag-check si sir. Na meron po silang bagong queen bee na tinatawag natin yung virgin queen. So ang gagawin po nila, papatayin po nila yung old queen. So yung papalit po nila yung panibago na. So dapat ma-check mo rin agad-agad kasi po, mahina din po ang colony pag hindi po maganda yung queen na nandiyan sa kanila.
Ayan, mga kada, ang dami nating natututunan kay Miss Beth about sa bees, sa lifespan nila, kung ano yung mga types ng bees na meron tayo. And ayun lang. Hindi lang po sila props dito sa Paradiso, so meron po silang purpose. So they are farm-friendy, they are great pollinators. Sila po yung tumutulong yes. na mag-pollinate sa ating flowers. Tama. So at the same time, diba dami ito yung halaman sa bonus drive, meron po tayong honey. Yes. Ayun, grabe. Thank you so much, Miss Beth, para po sa mga shinare niya sa amin and sa mga kada natin. Ayun, maraming salamat po, Miss Beth. Thank you. Sobrang nakakapagod talaga, Bia. Pero nag-enjoy ka ba? Sobrang nag-enjoy ako, Jana. Ikaw ba? Oo naman, nag-enjoy din ako. Kaya nga kung nagpaplano din kayo pumunta ng Tagaytay, huwag niyong kalimutan na isali ang Paradiso sa itinerary ninyo. Yes, for real yan, Jana. Kasi sobrang sulit dito at maraming ma-enjoy sa view at animals, lalo ng mga kids and family. Kaya Gina tayo and Jana, ano na? Iiwan na kita dyan, ha? Ano pa nga ba magagawa ko? Sige na, bye, Bia! Ako, alis na ako. Bye! Bye, guys! Bye, mga kada! Mga Kanet 25, this is Pia Guanyumago. For more Kada Umaga updates, please click the subscribe button and follow us on Net25 social media pages at Net25 TV and at Net25 Entertainment Facebook page. See you guys. Bye.